Magandang tanghali, Pilipinas, and magandang tanghali mga kaloyalista sa bayan. Ako muli si Kaloy Roy ng bagonglipunan.com na binabash na ng mga DDS. That's okay mga kaloys. I mean, sabi nga nila na yung number of subscribers na natin ay bumababa. Sabi ko, expected na yun. Okay? Hindi dapat maging concerned tayo about it. At least alam natin, 'di ba, na yung mga umaalis ayun talaga yung mga mahina, okay? So yung sa mga supporters ko, please don't worry about it. Expected na po 'yun. Okay? Gusto ko nga ibalik itong silver button ng YouTube, 'di ba? So pababain pa natin. It's okay mga kaloy. Ang importante kasi dito ay masabi natin yung ating opinion, okay? Kung ano man yung analyze natin sa mga bagay-bagay. So ang bigyan naman natin ngayon mga kaloys ng analysis, ito yung tungkol, okay, sa DD shit, okay? Bayad nga ba Maharlika and Martin Andanar nagkita before? Okay, ito yung picture nila mga kaloys, yan yung picture nila, okay? Totoo ba yung sinabi ng anak ni Juan Ponce Enrile na bayad itong si Maharlika at saka si Sas? Actually, si Sas dalawang beses na na-mention eh. Right, sa ating analysis. Pero bago tayo magtuloy mga kalis, huwag niyo sanang kalimutan ang ating live survey. Ang katanungan po natin, ayon sa yung analysis, pakisagot nila mga kalis. Naniniwala ba kayong nagbabayad o nagbibigay pabor ang mga politiko sa mga corrupt na vloggers? 72% ng ating viewers ngayon nagsasabi na oo. Okay? And then 28% lang nagsabi na hindi. Bakit yun yung sagot niyo mga kalis? Pakisulat na lang dyan sa baba. Sabi ni John, okay na wala munang kampihan na kahit sinong politiko. Himayin muna natin silang lahat para iwas budol. Actually mga kalis, hindi lang mga politiko ang nambubudol eh. Pati rin yung mga vloggers. Diba? Yung binigay ko sa inyo na sample na itong grupo ni Banat Bay ay nambudol sa DDS Canada. Sino ang source doon? Sino nagbigay sa akin ng screenshot? Eh, di ba si Ms. Maharlika? Right? Na ayaw niya ipasabi na galing sa kanya. Bakit? So, dito sa analysis mga kaloys, isishare ko sa inyo yung mga na-observe ko rin nung kagrupo pa nila ako. Okay? Kasi outsider ako eh. Hindi po ako DDS. Si Maharlika DDS, si Sas DDS, si Joey DDS. Sila lahat, okay? DDS. Okay? Ako lang yata natira na ano eh, na hindi DDS, diba? So, siguro hindi nila ako na-convince to be part of them. Kaya, yun, diba? They're ganging on me ngayon, mga kaloys, diba? So, don't worry mga kaloys sa mga bashers. Wala yan. Nasa atin ang katotohanan, mga kaloys. So, ayan, shoutout kay Ma'am Liz na kanina pa nag-antay. Kay Ma'am Li Cheng. Kay Ram Chang. Thank you for joining us. Sabi ni Danilo, may pa mahilom ka analysis ko, wala ka sa ayos. Actually Danilo, eh nasa sa inyo naman 'yun, 'di ba? Eh kung wala naman palang kwenta, eh di umalis ka, 'di ba? 'Yun lang naman eh. O sige, atin na 'tong iyan mga kalays. Atin na 'tong iligwak. Na wala palang function dito mga kalays. O moderators, kayo na po magligwak. Yan, shoutout kay The Travel Agent Channel. So, sabi naman ni Aisa, normal kung bashing kasi ganyan naman ang pangyayari ngayon, panahon. Yung iba kasi gaya-gaya lang, di nagbabasa or nag-research. Yan, shoutout sa iyo. And shoutout din sa aking friend dyan sa Singapore, si Miriam. Okay. Alam niyo kasi mga kayos, di ba, nung hindi pa ako nagla-live, okay, hindi ko pa na-meet yan sila, Maharlika, di ba? Hindi natin alam kasi yung sa likod ng camera kung anong nangyayari. Okay? Kasi nga, nandito na ako sa Canada, tapos wala talaga akong connection kahit sinong politiko. So, I don't know what's behind the scene. Okay? May bayaran ba talagang nangyayari? Or kumikita lang sila sa YouTube, sa Facebook? Pero sabi ko nga, mahirap kumita sa Facebook kasi nga, mabilis ka lang i-strike para hindi na ma-monetize. Kasi hawak nga nilang Facebook. Pero yun nga, oras na rin malaman nyo, di ba, kayo din, na wala kayong idea sino itong mga vlogger sa likod ng camera, 'di ba? Madali lang magano mga kaloys, eh. Madali lang yung ibang basher na maghuhusga kaagad. Sabi ko nga, kaibiganin muna sila. Okay? Kilalanin niyo muna sino si Maharlika sa likod ng camera.
'di ba? Kaya nga yung ating previous live discussion, ang daming gustong, okay? Gustong iparibil ko kung ano yung mga nalalaman ko. Okay? Dito sa ating previous live discussion, mga kalas, ito. 'Di ba? 3 hours ago or 5 hours ago. So, ito nga, nagbingo tayo na nagtatago si Maharlika. Saan? Panoorin yung mga kalois and paki-comment na lang kung ano yung sa tingin nyo. Right? So, maraming salamat sa Team Replay. And, yan, let's start mga kalois. Shoutout din kay Jai na nandito kanina. Sabi niya, masyado mainit heto beer na malamig, Sir Raolo. Shoutout din kay Liz. Sabi ni Liz, mahirap maging neutral. Alam mo mga kalois, kahit moderator kayo tapos nanonood pa rin kayo sa kanya, it's okay. Okay? Kasi ako, paano nilang ako eh. Hindi na talaga ako nakatutok sa channel niya. Kasi, di ba, alam niyo na, right? Na sabi ko, nag-waste lang ako ng time. Di ba? Sabi ni Jai, tama kami sa Liz Vergara. Every time na nasa kabilang channel ako, napakaraming bumabatikos kay BL. Kaya mas gumagaan ang loob ko na iwasan na pumasok sa kabilang channel. Sabi ni Jai, since 2015 I have been a follower of Miss M, and if she's true or not that she had received payment from a politician, then it's a wise decision for me that I unsubscribe from her channel. Yun, maraming nalulungkot mga kalis, pero sabi ko nga sa inyo, unahin po natin yung interest ng bayan, okay? Huwag na yung interest sa mga political bloggers, di ba? Kaya, even ako mga kalis, huwag kayong maging panatiko sa akin, okay? Ang gusto ko lang, kung ano sa tingin yung tama, right? Para sa bayan, eh dun kayo. Di ba mga kalis? So, ano ba tong network ng mga bloggers? Ang pinaka malaki talagang revelation nito mga kalois is yung isang ano eh, isang DDS vlogger. Pero bago diyan, 'di ba na-shock yung iba nung itong kapatid nga or di anak ni Indrile na nagsalita. Okay? Panoorin muna natin mga kalois kung ano yung sinabi niya. It's not based here. Texas, like all these others, they're not doing this out of love of country. They're doing this because they're getting paid. You want to continue to listen to their rants? Ilan to, di ba? May pinag-usapan or baka nag-greet lang, di ba? Pero alam natin na itong si ano, si Makalois, itong anak nga ni Indrile, na ano daw, bayad daw sila. So parang nakonect na naman natin ngayon yung dati nating ano, diniscuss, di ba? So ano yung diniscuss natin before, Makalois? Ito yun, Makalois. Wait lang ha. Nakikita nyo ba, Makalois? Ayan. Okay. So, 12 days ago, ay nag-vlog ako tungkol dito sa Bioteros. Okay? Itong mga Bioteros ay, yun nga, binabash nila ako. Kaso, hindi talaga yung nasa puso para sa bulsa nila. Okay? Ito sa isko, gusto ko kasi, yun nga, para sa bayan pala. Okay, parang ganun. Kasi nga, mas pinanawalaan ko yung witness na nagsabi na bayad siya. Okay? Tapos sinabi niya, o kayo mga Bioteros, kailan kayo aamin na bayad kayo? Eh magkasama naman sila dito sa Team Isko, di ba? Mga Iskonian vloggers. So kung balikan natin mga kalos. Si Yorme nga nakakatuwa. Minsan nagme-meeting kami. Meron kaming meeting minsan sa mga ano, yung mga influencers sa YouTube, kung magkano yung presyo. Diba? Mama, ano? Ayun, ang mamahal nun. So, yun naman si, ano mga kaloy, si Willie Ong ay talagang nagsabi na nagulat siya dun sa mga vloggers. Meron namang sabi na, hindi naman sinabi na mga Bioteros or mga DDS Iskonians. Come on. During election, sino ba ang namamayagpag about it? Hindi nyo ba napansin na itong si Banat Bay, bago mag-campaign, ay tinitira talaga niya si Isko. Diba? Sinuka na niya si Isko, kinain niya ulit. Kasi may bayad. Okay, sino yung witness dyan? Yan, si Ninyo. Okay? Si Ninyo Barsaga, ang DDS na vlogger. Mas nauna pa yan naging vlogger kaysa kay Banat Bay. Late naman si Banat Bay eh, nag-start, diba? So, dito talaga si Ninyo Barsaga
sabi ng mga bayoteros na ano daw, wag daw paniwalaan si Ninyo Barsaga kasi nga ganun daw. Okay? Pero sabi ko nga, kasuhan mo si Ninyo kasi naghahamon din siya about it, 'di ba? At kasi niya i-prove din sa court na ganun siya. May na-record siya sa kanyang phone yung sa conversation nila. Okay? Pakinggan natin ulit si Ninyo, mga kalois. Niya na sabihin na sa mga grupo ng banat ang ano? Ng politiko na sinusuportahan. Pakinggan nga natin ulit ito. Ito yung huling sinabi mo. Pakinggan ko nga. Patlimpat yun. Ha? Ay, pag pinansin niyo pa yun, lalo lang matutuwa yun. Kilala ko yun. Naaalala mo ba, Byron? Nung bago ka nag-isko, Moreno, bago tayo inorderan ng kung saan man taas, nag-usap tayo, di ba? Alam ko tatay mo, abogado, syempre, walang tapping yun, di ba? So, ayan mga kaloysa, nasa phone niya yung evidence, di ba? Kaya, hindi siya talaga kakasuhan ni Banat Bay or ng mga bayot. Eh, kasi importante po. So, shinare ko na sa inyo dyan sa chat box. Balikan nyo lang tong episode na to. Kasi napaka-importante talaga to. Okay? Sinuna talaga ay sinuna. Ano daw, ang bayad daw sa kanya is 130,000. Okay? Galing mismo sa Malacan. Kaya nga, sabi ko, kasuhan nyo at sinin nyo kung nag-ano to, nagsisinungaling. Pero, the way siya magsabi, mga kalois, is straight-straight. Okay? Yung diretso-diretso yung pagkwento niya. At consistent siya sa ibang mga video niya. So, totoo yung sinasabi niya. Kaya nga, hindi nga nila kayang kasuhan si Ninyo. It's because may prueba si Ninyo. Nabayad nga sila. Right? At si Ninyo, ang pinakaunang political blogger na umamin. So, ibig sabihin nun, na makakuha siya ng, ano, ng pera, doon siya. Kasi nga, wala naman siya natapos eh. Sinabi rin niya, wala siya natapos. Yun lang talagang means niya less than 200,000. Kasama din niya pinangalanan si Sas. Okay? Witness natin siya. Pabalik-balik daw. Kaya nga nung sinabi niya na tauhan ni Duterte, na PCOO ang nagbabayad sa kanila. Pera ng taong bayan po 'yun. Kaya nga yung sinabi ni Ninyo ito, okay? At sinabi nito, nagtugma. So, nagtugma. At confident siya, di ba, na bayaran talaga itong si Sas. At no wonder, itong Sas na ito, di ba, sa revelation niya, na campaign period pa lang pala, may plano na si Mel Robles, si Thinking Pinoy, di ba, na mangamkam. Ay sila, yun na nagsalita na. Yun ba ang gusto niyo, mga vloggers? Yung kayang magtago ng mga kababalaghan? So, kaya nilang itag? Diba? Yun ba? Binubudol kayo. Right? Bakit itong si Maharlika, saka na lang siya todo talaga na bulljack kay Liza, nung hindi na talaga na-appoint si Glenn Chong. Even Glenn Chong, sinabi niya, diba, tatlong position yung in-offer sa kanya. Tahimik siya during that time. Tinatanong ko nga si Marlica, kumusta na si Chong? Kasi tahimik yung ano niya, yung page niya. Yun pala nag-aantay ng appointment. Diba? Kaya sabi ko nga sa inyo, kung na-appoint ito or kung napagbigyan itong addict na galing sa Japan at itong si Chong, okay? Hindi sila magsasalita laban sa Budol administration. For sure yan. So, magkanya-kanya silang vested interest. Kaya sabi ko parati, the difference between me and itong mga yung mga may connection sa mga politicians, ako madali ako nakatanggap na nabudol ako ni BBM. Bakit? Kasi wala na akong in-expect na, di ba, mag-appoint ako. Wala na akong plano talaga magpa-appoint. Okay na ako dito sa Canada. Di ba? Pero yung mga yun, yung mga tumitira sa akin ngayon, nag-expect yan sila. Kaya nga nagagalit sila sa akin. Kasi, inaano ko sila, ini-expose ko sila. Right? Sabi ni Lawrence, it doesn't follow na nagpabayad ang isang political blogger, ibayaran na lahat. Yeah.
Hindi, pero ito na nga, yung sinabi nga ni ano, ni Ninyo, diba? Marami siyang revelation eh. 'Di ba mga Kalois? Na parang it's a practice na ano talaga diba na lumabas din sa kanila, nag-away-away sila about dun sa bayan. Mayroon din sila. Pero, okay? Dahil nga sa revelation itong si Willie Ong, mga Kalois, okay, itong sinabi ni Willie Ong, 'di ba? Yung sa interview niya kay ano, kay Tunying. Dito mo makita mga Kalois na itong mga DDS vloggers, mataas talaga ang talent fee nila. 30 sa kanya. 130,000 a month. Malinis pa yun ha. I mean, actually, madumi siya na pera. Pero, I mean, wala siyang tax na binabayaran. Kung ikaw dyan sa Pilipinas, sasahod ka na 130,000 a month, minus tax. I-deposit lang daw sa GCash kung gusto mo or sa... bang bukasan tayo ng bank account para malaman natin. Kaya sabi ko nga, kung kakasuhan ni Laila De Lima itong Bayoteros, ma'am, okay? Ma'am Delilah. Okay? I-lifestyle check mo yung mga vlogger na yan. Pabuksan mo yung ano nila. Di ba? Kung ano man yung mga racket nila dyan. Di ba? Sabi mo, kakasuhan mo si Banat Bay. Go! Okay? Para malaman natin. So, nung sabi ni Willie Ong na mataas, sobrang mahal, kasi nag-set na po sila ng standard ang mga DDS vloggers. Ito talaga ang bayaran. Ito talaga dapat ang bayaran. Di ba si Thinking Pinoy, di ba nagulat nga kayo na pati si Lauren Ligarda ay dinefend niya about dun sa NDF, di ba? Kasi nga bayad. Okay? Yung DDS vlogger, sila po yung nag-set ng amount or dapat, parang ano eh, ano ba yung tawag din mga Kalois? Yung parang standard na talent fee, kumbaga. Let's say, standard na talent fee ng isang political vlogger. Sila po ang nag-start niyan. Kasi, ito, 130 nga eh. So, ibig sabihin nun, pag lilipat siya sa iba, yun ding sasabihin niya. Magkano ba yung talent fee mo bilang political vlogger? Okay? Talent fee mambudol. Ganun yung mga Kalois. So, pwede niya sabihin 130K. Nung time ni Duterte, 130K ako. So, pwede niyang i-demand yun. Kasi nakaset na sila eh. Kaya nga nagulat si Willie Ong, kasi si Willie Ong hindi naman political blogger. Right? Nagsasalita siya about health. So nung nakita niya, yung meeting nila with Isko, dito sa mga blogger na ito, nagulat siya kasi sobra palang mahal. Ano ibig sabihin nun? Kasi nga, naset na ng mga didi-shit na mga bloggers kung magkano ang gusto nila. Kaya nga nagtatanong ako sa inyo, di ba? Sa ating live survey, mga Kalois, ang katanungan natin ay base sa iyong observation and analysis, pakisagot mga Kalois. Naniwala ba kayong nagbabayad o nagbibigay ng pabor ang mga politiko sa mga corrupt na mga vloggers? 70% ng ating viewers nagsasabi na oo, 30% nagsabi na hindi. Ayan mga Kalois. Right? Isang vlogger. Naging honest na bayaran siya. At hinahamon niya yung ibang mga DDS, 'di ba? Na kung kailan sila aamin. Mga Kalois, right? Si Sas na mention dito. Si Sas na mention din dito, 'di ba? Kaya kung naalala niyo mga Kalois, yung collab kami, tapos umakyat ako nandoon si Banat Bay sa mga nakapanood noon, 'di ba? DDS sila eh. DDS silang tatlo eh. Si Joey, si Sas, tapos si Banat Bay. Ako lang yung hindi DDS. So, it's 1-3. Kaya nga nagkampihan sila, di ba? So, ang nangyari kasi mga Kalois, di ba, may portion dun na tinanong ko, okay, may tanong ako sa inyong tatlo. Di ba, ang tanong ko, bakit kayo nagbablog? Di ba? Para ba ito sa bayan? Si Joey, okay, nagsalita talaga siya, na seryoso yung sagot din niya. Di ba? Pero nung si Sas na ang tinanong ko, ikaw Sas, ano sa tingin mo? Para ka ba talaga sa bayan? Anong sagot niya? Ako po ay isang tambay. Bakit hindi niya masagot yun straight? Nagbablog ka ba Sas para sa bayan? Bakit hindi niya masagot ng straight? Bakit? Kasi takot siyang balikan siya sa sabihin niya. Right? Ito, nagsabi na bayaran si Sas. Bakit hindi kakasuhan to ni Sas? Right?
So, ang nakikita ko mga kalois, it's because itong mga DDS ang nag-set ng standard. Okay? Mas malaki ang kinikita nila kung nakukupit nila dito sa pangungurap kaysa mga BBM vloggers. Kasi kung makita mo yung BBM vloggers, hindi nga umaabot ng 100,000. And you have to know na kuripot si Bongbong. Okay? Kuripot yan. Diba? Hindi nga yan nagbibigay sa mga vloggers. Okay? Hindi po yan. Kaya yung sinaunang mga loyalista talaga, wala. Hindi rin nila hingi. Okay? Sino ang nag-set ng standard na manging hingi? Itong mga DDS. Nagsimula sa kanila. Okay? Kaya yung mga Ensaymada vloggers, itong mga Pulawans, ginagaya na rin itong sila. Wala silang pagkakaiba. Mga corrupt yan sila. Okay? Nabubudol kayo. Nabudol na nga kayo. Ni BBM, magpapabudol pa kayo sa mga vloggers nito. So, ang isa kasing na-observe ko mga kalois, di ba nakapasok ako sa kanilang campo. Sabihin nila na ano daw, Trojan horse ako. Sabihin nila, di ba? Ganun daw. Pero nasa sa kanila na yun mga kalois. Sa akin lang, I want to share sa inyo kung ano yung mga na-observe ko. Sabi ni Robert Lee Asia, parehas ko pa naman kayo pinakinggan noon ni Maharlika. Ngayon nakakalungkot, nag-aaway na kayo. Sana magkaayos na kayo. Actually mga kalois, intindihin nyo anong reason kung bakit lumayo ako sa kanila. Isa lang naman, di ba? Hindi na-discover ko na si Maharlika talaga is really not for the interest of the people. Yun lang. Naging kaibigan kasi kami, di ba, ni Maharlika, kasi parati niyang sinasabi sa kanyang vlog na para ako sa bayan, para ako sa bayan. So yun yung nag-connect sa amin. Ah, pareho tayo ng pinaglaban para sa bayan. Pero nung nagtalo na kami about sa pork barrel, para po siya sa pork barrel. Okay, yun. So doon ka na-realize na hindi ka pa talaga sa bayan. Para ka sa kaibigan mong politiko. Ako lang po ang walang kaibigan na politiko sa mga vloggers. At alam nyo yan. Okay? Maghanap kayo ng pictures na nandun ako with a politician. Challenge ko yan sa inyo. Maghanap kayo. Okay? Wala kayong makikita. Sabi ni Rochelle, totoo ba anyari? Parang palabas lang yan. Yan yung isishare ko sa inyo mga palays. Okay? Nung nag-collab kami, di ba? Around December. Di ba yung si Sas, itong addict galing sa Japan, di ba? Itong si Maharlika, right? Eh di ba yung ano, yung after few weeks, mayroong mga nangyayari, like for example yung mga pages nila, di ba? Nagsabay-sabay. Pati si Byron, di ba? Nagsabay-sabay. Right? So ibig sabihin nito mga kalois, mayroon silang group chat na hindi ako kasama kasi alam din nila na hindi naman talaga ako DDS. Okay? Magkakuntsaba pala yan sila. Di ba? Bakit? First instance, yung page, di ba, na nagburahan sila. Nakikita ko, yun yung reason para may reason si Sas. Nagets yung mga kalois? Ginawa nila yun para magkakaroon ng reason si Sas na atakihin itong si Thinking Pinoy. Diba? Yun yung reason. Parang, kasi nga, parang questionable na biglang atakihin niya si Thinking Pinoy. Dapat mayroong naging cause. Nagets nyo mga kalois? Kasi nga, nung nag-collab kami nila Maharlika at yung addict galing Japan na TNT, diba? Wala namang ganun siya about Thinking Pinoy. Diba? Sasabihin na niya, well, sinabi ni Thinking Pinoy na I am extremely wealthy. Yun lang naman, diba? Kailangan ngang gumawa sila ng paraan na magiging cause or yun yung maging reason na magsalita siya about kay Thinking Pinoy at kay Mel Robles. Nagets yung mga kalois? E diba sumabay pa nga si Banat Bay? Na kunwari nila, in-unpublish lang pala tapos bumalik. Even si Sas, bumalik siya, diba? Eh ngayon kay Maharlika ay sinabi ng mga
may connection sa Facebook na in-unpublish lang pala niya yung mga page niya para mag-create siya another page, padamihin muna niya yung isang page, sa kanya ibabalik yun. Yun yung sinabi ng kabilang kampo. Kaya nagulat nga ako, bakit sabay-sabay sila? Right? Pati yung Joey na hindi naman ganun ka, di ba? Hindi naman ganun ka laki yung engagement niya, natanggal din. Come on. Tapos, di ba, few weeks later, sabay-sabay silang mag-topic about dun sa may threat sa buhay. E di ba itong si Banat Bay, nagdrama-drama din? Pero sino nag-umpisanan? E di ba yung 10 million na patong daw sa ulo? Oh, bakit si Banat Bay nagdadrama na rin? Kasi may network sila na noong time pa ni Duterte, yun. Hindi ba kayo nagtaka? Diba? Isa pang nakapagtataka talaga. Alam natin na itong si Banat Bay at saka si Maharlika, hindi talaga sila in good terms. Nag-away na yan sila. Sabi ni Maharlika, hindi daw credible si Banat Bay. Nung nagtalo kami ni ano, ni nung, di ba, nung tinitiran ako ng mga bioteros, di ba, yung analysis ko lang, tapos second episode ko noon, yung nagpakita ko ng screenshots ng nabudol nila dito sa Canada ng mga DDS, di ba? Kay Maharlika po galing yun, yung mga screenshots na yun. Nakapagtataka lang, bakit kailangan sabihin ni Maharlika na wag mong sabihin, okay, na ganito, na galing sa akin. Pati yung ano eh, pati yung ano ba yun, yung di ba yung si Mocha nagdadala ng ano, ng babae dun sa PCOO. Right? Bakit kailangan pang sabihin ni Maharlika na wag mong sabihin yan na galing sa akin? Bakit? Kasi ba dun sa group chat nyo, sa likod ng camera, ay may plano kayo? Di ba? Kaya sabi ko mga kalois, itong grupo ng mga vloggers na DDS, matindi. Matindi sila magpresyo. So, ibig sabihin doon, matindi ang kanilang corruption. Compare dito sa mga BBM vloggers na corrupt din, pero syempre, baguhan yung grupo nila. Kaya hanggang 25,000, 30,000 per month. Eh, ito nga sininyo, di ba? Right? Sininyo nga, makapag-demand nga ng 130,000, di ba? Itong sininyo. Di ba? So, ako mga kalois, kung i-analyze ko itong sinabi ni Enrile, okay, kung ilang percentage probability na totoo, malaki po. Bakit malaki? Kasi may nag-comment dyan sa inyo, nabasa ko lang, okay? May nag-comment kasi mga kalois, wait lang ha, hanapin ko yung nag-comment kasi importante talaga yung nag-comment mga kalois, okay? Wait lang. May nag-comment kasi na nagulat din ako. Hanapin ko yun mga kalays. Gusto ko rin i-share yun sa inyo mga kalays na talagang magugulat ka na, ha? Mayroon ba talaga nangyari doon? Wait lang ah. Kasi importante yun mga kalays na makita. I-screenshot ko yun mga kalois, pero hindi ko nakuha. Pero ang ano kasi dito mga kalois, ang sinabi sa akin nung sa comment, kasi marami nagko-comment, na pumunta daw yung mga vloggers doon sa China for 2 weeks. Yun dong nakuha din dito daw. Kaya diba sabi ko, kung hindi totoo itong sinabi ng anak ni Enrile, kasuhan nila. Pero anong reply, anong response ni ano, ni Martin Anadar? Parang wala lang, di ba? Kasi nga, kung hindi totoo yung sinabi nito at sinabi din ninyo nga nagaling sa Malacanang yung 130,000 per month, di ba? Since the time of Duterte, kung iko-compute mo mga kalois, ha, si Ninio Barzaga pa lang yun, ha? During the time of Duterte, ha? Si Ninio Barzaga. Kung iko-compute mo mga kalois, 130,000. Okay? Hindi pa kasama yung mga in-kind na bigay. So, times, ano mga kalois, ilan ba yung taon na ano? Times 12 sa isang taon. Okay? Mayroon siyang 1.5 million. Times 6, mayroon siyang 9.3.
you know, 9.3 million. Kay Ninyo Barzaga pa lang yun, ha? Kasi 130,000 a month daw ang kanyang monthly. Okay? So, anong ibig sabihin ng mga kalois? Malinis ba talaga ang previous administration? Ito ang nagsabi, oh. Umamin, 130,000 per month. Sa term ni Digong, 9 million ang nakuha niya. Oh, saan ka pa dyan? So kung ito, minimum na 130,000, let's say, kay Thinking Pinoy, hindi daw tatanggap siya ng, ano, ng 200,000. Bababa sa 200,000. So let's say 200,000 na lang, di ba? 200,000 times 12, okay? Ilan yun sa isang taon? Walang tax yun, mga kalois, ha? Kasi nga, paperless eh. Walang, ano, hindi, walang, hindi matitrace. Okay? So, 200,000 times 12, okay, 2.4 million times 6, 14.4 million galing sa kaban ng bayan. Kupit. Okay? Galing sa Malacanang, sabi niya, oh. Tauhan ni Duterte daw. Hindi galing sa akin yan. Yan, oh, witness po natin. Sino pang witness natin? Di ba si Ong, nung naglatag na sila ng mga vloggers nila? Ang mahal daw? Kasi ba naman, di ba, kung ito yung nakuha mo sa time ni Duterte, 4.4, ayon na rin dito sa kay Ninyo, eh talagang mag-ano ka, di ba, mag-didiman ka kay Isko. Eh sa time namin ni Duterte, ito yung binibigay sa amin. Eh ito talaga, kaya nagulat si Willie Ong na ang mamahal pala nitong mga vlogger na ito. Because they are corrupt. They are corrupt. Sabi ni Florenda, hindi ka pa binira ni Maharlika. Binira na po niya ako. Okay? Sino ang ginamit niya? Eh yung adik galing Japan, di ba? Yung TNT. Bakit nakakuha ng screenshot yung TNT na yon na wala namang kwenta na naitsapwera ni ano? Ni Liza, bakit nakakuha siya ng screenshot ng message namin ni Maharlika? Eh di binigyan ni Maharlika. Diba? Alam naman, kusa yung cellphone, diba? Mag-ano? Right? Yan ang hindi nyo alam, Florenda. Yung mga nabubudol ni Maharlika. Akala nyo hindi siya tumitira pa ilalim? Paano nakuha ng isang addict ng TNT yung message namin? Right? So sabihin nyo na hindi ako tinitira ni Maharlika? Kilala ko si Maharlika kasi ginawa na rin yan niya nung time ni Ben Barubal. Na nagulat ako na ganun pala siya kapikon. Nang hingi siya ng tulong sa akin para i-strike itong si Ben Barubal. Kaya natanggal nga yung YouTube channel niya na may 300,000 subscribers. Sabi ko nga sa inyo, bago kayo magsalita, kaibiganin mo muna si Maharlika. Nag-gets nyo? Tapos sabihin nyo ngayon, hindi ako tinitira ni ano, Maharlika. Paano nga niya nakuha yung ano, yung screenshot ng message namin? Na ako naman hindi naglabas pa ng screenshot ng anong pinag-usapan namin kasi inaantay ko. 'Di ba? Yan yung dinan yung diniscuss natin, 'di ba? Previously ito. 'Di ba? Bumingo ako kasi sinabi ko sa inyo na ganyan mag-ano, magtira si Maharlika, gagamit siya ng mga kakilala niyang vloggers. Bumingo tayo. Right? Pinakita ko sa inyo yung proof na nakuha ng kanyang mga vloggers ang screenshot ng pinag-usapan namin na hindi naman big deal sa akin. Diba? Yung about kay Aimee, nag-request ako sa kanya na dapat interviewin namin si Aimee. Yes, kasi gigil ako kay Aimee sa pagiging sinungaling niya. Tatanungin ko talaga si Aimee about sa kanyang MOE. Sasabihin ko talaga kung sabi niya na ganyan, ay wag na ka ng palusot, kawatan ka. Gusto ko yung mangyari. Nasabihan ko si Aimee ng harap-harapan, kawatan ka talaga. Bakit ayaw niya? Tinatakpan ba niya si Aimee? Diba? May nabigay ba si Aimee sa kanya? Kagaya ng ginawa ni Chong sa kanya na hatid sundo sa airport? Or let's say nasundo kasi nakwento niya, nasundo daw niya, diba, sa kanyang vlog. Wala po akong connection sa mga politiko.
Okay? Wala pong pabor, okay, na ginawa ang politiko sa akin. Kaya kayong nanonood sa akin na walang connection sa politiko, pareho tayo ng standing. Okay? Sabi ni Rodora, dapat si Glenn Chong. Di ba nung sabi ko red flag kay Glenn Chong, yun yung reason nagtalo din kami ni Maharlika. Kasi dinefend niya si Glenn Chong. Dinefend niya si Glenn Chong. Yung dinefend ko, yung interest ng bayan na tanggalin itong pork barrel na ayaw ni Glenn Chong. Dinefend naman niya si Glenn Chong. So para ba talaga sa bayan yung desisyon nila na yun? I don't think so. Or panatiko na lang talaga kayo. Sabi ni Marites, dapat tirahin mo rin. Tira ako naman sa mugs eh. Di ba? Sinabi ko ba na hindi corrupt yung mga BBM vloggers? Mga corrupt din sila. Pareho lang sila. Kaya lang, itong DDS talaga ang mataas ang talent fee. Tapos susportahan nyo? Right? Sabi ni Lesser Evil si Digong, sino ang gusto mo? May perfect ba? Kaya nga, okay. Yung Project Kabayanihan, di ba? Yun yung panangga natin na baguhin itong corrupt na system. Kasi kahit sino pa na leader ilalagay natin sa corrupt na system, lalamunin pa rin. Di ba? So ano pa yung solusyon nyo para labanan itong corrupt na system? Huwag lang kayong mag-nominate ng isang politiko. Ano ang solusyon nyo? Pakilatag. At tingnan natin. The reason na tinitira ng mga DDS yung Project Kabayanihan, it's because mawawalan sila ng hanap buhay na galing sa corrupt na politiko. That's the only reason. Not because para sila sa bayan, no. Yan o, nagsalita na o. Kasamahan nila. 130,000 a month. Tax-free pa yun. Tapos kayo, magpapauto kayo. Kayo nagbabayad ng tax, nagpapauto kayo sa kanila. Anong klase kayong pag-iisip? Hindi na kayo naawa sa future ng kapapuhan nyo? Nagpapabudol din kayo sa mga vloggers? Right? Kaya sabi ko nga sa inyo mga kalois, hayaan mo yung nag-bash sa akin. Hayaan mo mag-subscribe sila. Kasi ganun kakitid ang mga utak nila. Hindi rin sila makatulong sa ating live discussion. Yung mga comment din nila basura, kaya kailangan mag-unsubscribe sila. Right? Tapos kayo magkoconcern na bababa yung subscribers ko. I don't care. Sabi ni Paul, dati pareha tayo ng panindigan, pero ngayon hindi na. Ano bang panindigan mo, Paul? Para ka ba sa interest ng bayan o para sa interest ng mga vloggers? Sabi ni Liz, huwag na kayong magtataka kung magsasalita si Roy. Napabagsak kasi ganyan ang bisdak, matitigas ang pronunciation. Yeah, ganito talaga magsalitang Bisaya, mga kalois. Okay, don't worry. Hindi po ako na na high blood or whatever. Ganito talaga ako magsasalit. Ang mga Bisaya talaga. Parang nag-aaway. Sabi ni Teresita, billions na kuha ng kabayan. Di ba, kinumpute nga natin, di ba? Ito lang, oh. Kung sinabi ni, na for 200,000 per month, tax-free, ang nakukuha ni Thinking Pinoy kasi hindi nabababa, 14 million. Eh, ilan yung vloggers ng DDS? Di ba? Tapos susuportaan nyo? Kaya nga, tinitira nila yung Project Kabayanihan kasi mawawalan sila ng kita. Kasi ang tirada natin sa Project Kabayanihan, itong mga corrupt na mga politiko. Hindi nila kayang banggain kung mayroon ng united na mga Filipinos abroad. Hindi nila kayang banggain yun. Influencer itong mga Filipinos abroad. Kaya nga sabi ko, hindi rin lahat na mga Filipinos abroad makaka-join. Kasi meron din ganyan lang pag-iisip. Tapat sasalain din. Para yung desisyon ng grupo ay para talaga sa bayan, hindi para sa isang politiko. Nag-gets niyo yung point ko, mga kalois? Mag-unsubscribe kayo kung ayaw nyo. Ngayon kung panatiko kayo, pero babalikan nyo itong video na ito. Marirealize nyo, bumingo ako sa sinabi ko. Sabi ni Florenda, dapat open the book para malaman kung sino ang tunay na magnanakaw. Kaya nga, di ba, napaplastikan ako ka dyan kay Sas. Napaplastikan talaga ako niyan. Kasuhan mo to, Sas.
Kasi sinama ka sa listahan na bayaran na DDS. Diba? Manghingi ka naman ng abuloy. Diba? Anong ginawa mo dun sa kaso mo kay Juver? Kaya nga nagalit si Thinking Pinoy sa'yo eh. Kasi happy-go-lucky ka. Ang taong happy-go-lucky, tatanggapin yon, bayad, kahit nakaw. Easy money eh. Right? Sabi ni Jan, ang point, pag tinira si Ahas, para lang paangatin ng isang politiko, tirahin si Ahas dahil kawatan, period. Yun na nga eh, pareho silang ano, kawatan versus kawatan, budol versus budol, Ahas versus Ahas. Saan ang interest ng bayan dyan? Parating talo ang interest ng taong bayan, di ba? Kung may kakampihan ka sa kawatan versus kawatan, budol versus budol, do you think mananalo ang ano dyan? Interest ng taong bayan? Kung may kampihan ka sa isa, hindi. Kaya nga, sabi ko nga, Lisa is budol. Maharlika is budol. Wala akong kakampihan. Nag-guess yung point ko, mga kalois. Sabi ni Zeliana, grabe pala kurap nung panahon na yon. Tapos, dalawang pirasong mumurahing sardinas, noodles, at 2 or 3 kilos bigas lang ang ipinamahagi nung panahon ng COVID. Tapos, yung ayuda, hindi lahat nakatanggap. Yeah! 130,000 a month? Minimum pa yun, ha? Millions ang nakuha nila. Kaya nga din yan si Mocha, di ba, na nakarma. Di ba, sabi ko nakarma kasi na-disgrasya dun sa motor niya, di ba? Kasi sabi dito, ang pinakamataas daw na binibigyan ay si Mocha. Di ba? Sumasali pa ba si Mocha sa Mocha Girls? Yan ang tanong eh. Kaya dapat, imbestigahan din kung si Layla De Lima, itutuloy niya yung kaso dito sa mga bayoteros, isama din yung i-lifestyles check itong mga vloggers. Mabubuking talaga, mga kalois. Mabubuking talaga yan. Kaya aligaga sila ngayon, di ba? Na patumbahin talaga itong si Liza. Kasi nga, nakalabas na si Layla De Lima at maraming alam si Layla De Lima. Ang unang target ni Layla De Lima, sabi niya, di ba? Yung ICC talaga. After that, yung iba pang mga gusto niya ika. Pero sinabi na ni Layla na yung makakasuhan siya ng mga vloggers. Kaya aligaga itong mga DDS. Okay? Yun yung reason. Milyones, di ba? Sabi ni Jay, kaya tayo nabubudol dahil sa lesser evil. Yun nga, parati na lamang lesser evil. Wala ba talaga tayong gagawin na solusyon para labanan yung, mga, yung corrupt system? Ang solusyon nyo ba is mag-endorse ng isang politiko? Hindi rin. Okay? Hindi rin. Kaya nga, wala akong connection dyan sa mga politiko na yan. Itong cop na to is Marcos Senior. Patay na po siya. Yung mga anak niya ay budol. Si Amy, kawatan. Si Bongbong Marcos, kawatan. Pero yung leadership style ni Marcos Senior, yun yung gusto ko. Kasi nabasa ko yung mga batas din niya na para talaga sa Pilipino. War on drugs si Digong versus yung style ni Marcos Senior. Yung style ni Marcos Senior, may due process. Kay Digong, wala. Kaya nga naiipit ngayon si Digong sa ICC. Sa ICC, right? Bakit naging issue ba ng mga dilawan yung nagpa-firing squad si Marcos Senior ng isang drug lord? Hindi. Right? Kasi may due process eh. Nasa tama yung pag-implement. Nag-guess yung point? Tapos ngayon sisiraan yun na, ah, kasi ano yan, tansuya, tansuyan. Well, banat ba yung magkano na-receive mo? Milyones din ba? Right? Sabi ni Marites, ano ba yan? Nalilito na ang mga taong bayan sa inyong mga vlogger. Dagdag pa kayo. Ganito na ba talagang gobyernong ito? Actually, Marites, kinain na rin kasi itong mga vlogger na to ng corrupt na sistema. Okay? Nakakalungkot lang. Di ba na in-expect ng mga na sumusunod sa mga vlogger na para talaga sa bayan ang reason kung bakit sila nagbablog. Pero wala, kinain na rin po sila sa sistema. Right? And napansin ko rin, mga kalois, hindi lang ang Bongbong administration ay may trolls, pati rin ang DDS. Bakit? Diba, lahat ng mga DDS vloggers, they are ganging on me. Right? Lahat sila, nagsanib puwersa. Ako lang mag-isa. Right? At diba, Banatbay, diba, naghihingi siya ng tulong kay Maharlika. Actually, tulong yun eh, yung ginawa niya. Ano bang sinabi ni Banatbay? Maharlika, i-denounce mo na yan si Kaloy. I-denounce daw ako. Kasi ako daw nakakasira sa grupo nila.
'di ba? Si Banat Bay, imagine na Banateros sila pero naging Bioteros, mga biot kayo. Diba? Ang dami niyo, mag-isa lang ako tapos manghingi pa kayo ng tulong kay Maharlika. Akala ko ba Banateros kayo, Bioteros pala kayo eh. 'Di ba? Mayroon din silang trolls mga kalays. Kasi nga ang ginagawa ko, yung mga sanang baba sa akin na walang sense ang comment, kiniklik ko rin yung mga profile nila. Okay? Troll talaga din. So, ang kapal ni Sas magsabi na itong BBM administration may troll, mayroon din kayo. Pareho kayong may troll. Kayo, pareho kayong nambubudol. Diba? Nasaktan kayo kasi hindi nyo ako nakuha na sumama sa mga kabulastugan nyo. Kala ko para kayo sa bayan. Sabi ni si Dante Maravillas, hindi rin ako nanood kasi iba rin ang tono niya. Actually, sinabi na rin ni ano, 'di ba, ni Ninyo Barsaga about kay Dante, bayaran din 'yan. Sabi ni Lawrence na may kaso sa human rights si FM and I understand tinira niya ang US. Yeah, the reason na tatanggal din si ano din si Marcos Sr. is because of the US din. Tumulong ang US. Ngayon, gustong tanggalin ng mga DDS itong si Bongbong Marcos. Sorry, kasi hindi nila talaga matanggal si Bongbong Marcos. Kasi, ano eh, supportado ng US, supportado ng simbahan. Paano nga maliligwak? Sabi ni John, lesser evil, walang ganun. Pag demonyo pinili niyang maging masama at walang conscience. Kaya nga. Sabi niya sa'yo, I am hoping na huwag na sanang bangayan kasi yan ang gusto ng BBM admin at trolls nila. Sabi ni Romantic Moon, mga bayot di ay ang mga bayoteros pastila. Yun na nga. Ako lang mag-isa. Ang dami nila. Tapos, nanghingi pa sila ng tulong kay Maharlika na i-denounce ako. Ako na po nag-denounce. Okay? Kasama niya si Maharlika. Pero si Maharlika, hindi ako titirahin pero gagamit yan siya ng mga vloggers. Ganun siya ka-plastic sa kanyang viewers. Sabi ni June Mendoza, hindi sabi ni Banat Bay, sagutin daw ni Maharlika yung sinasabi mo na panood ko yon. Sabi ni Lipo, ibig mong bang sabihin ikaw lang ang matinong vlogger? Yes. Kasi hindi kayang bilihin ang ano ko mga kalis prinsipyo. Kaya nga sabi ko, china-challenge ko kayo, sinong politiko dyan ang may connect sa akin? Diba? Consistent naman ako sa mga aking mga opinion. Right? Nagulat nga ako na nung ni-reveal ninyo na ganun palang ang sahod niya. So, ibig sabihin yun, itong pipitsugin na ninyo, how much more dun kay Thinking Pinoy? Pinangalanan niya si Sas. Si Mocha daw talaga, pinakalaking nakuha. Kaya dapat i-lifestyle check din yan si Mocha. Sabi, just please be careful din po. I read somebody says about Canadian law about defamation. Mga kalois, kahit sabihin pa ni Lalian, eh hindi ba to ano natin? Hindi ba ito ang witness natin? Ito po yung source natin, no? Ito yung papakita ko sa korte. Diba? Ako po ay nag-analyze lang base sa statement nito. Gumagawa ba ako? Hindi. Puting ahas ba ito si Ninyo? Hindi naman siguro siya pwedeng sabihin na puting ahas, mga kalois, diba? Diba? That's the only difference between me and Maharlika. Si Maharlika may puting ahas. Sabot, may evidence ako. Sa akin, testimonial evidence. O yan, no, witness. Sino pang witness? Si Willie Ong. O. Paano? Bring it on. Baka magkapera pa ako pagkasuhan nila ako dito. Kasi, nandiyan naman yung mga videos ko eh. I'm just, analyzing. Tapos nabibigay ako ng opinion. Right? So, don't worry about it, Len. Okay? May pinapalabas pa ang mga BBM vloggers na the reason daw na bumaliktad ako kay Maharlika is because takot akong kasuhan. No. Before pa yung kaso ni Abel, nagtatalo na kami sa likod ng camera. Okay? Before pa yung kaso ni Abel. Diba, January 19, nag-vlog na ako about dun kay Abel. Before pa that, okay? Nagtatalo na kami sa likod ng camera. Okay? Hindi po ako takot kasi alam ko, okay? Nagbibigay lang ako dito ng analysis at may source tayo.
Di ba? Ako ba ang dapat kasuhan nila? Hindi, ito. Nag-react lang tayo sa sinabi niya. Kinoconnect the dots lang natin. Di ba? Sabi ni Dante, Kaloy, bago pumasok sa pag-vlog ay kumukuha ka sa post ni Maharlika. Yeah! Bakit? Kasi, ito di ba witness sa likod ng kamera? Si Maharlika din kasi witness sa likod ng kamera. Sinang-ayunan ko ba lahat yung sinabi ni Maharlika? Hindi. Ine-echo ko ba lahat? Hindi. Kasi questionable din yung iba. Nagets nyo? Si Sas, saksi sa likod ng kamera. Sino pa? Si Banat Bay din, minsan. Di ba? Inano ko rin, kinocontent. Kasi sila po yung nasa likod ng kamera. Kasi nagbablog ako ng live 2022 na. 2017 nandito ko sa Canada. So wala talaga akong connection ng mga politiko. Di ba? Pero hindi naman lahat galing sa kanila, di ba? Yung mga nagbibingo tayo sa ating analysis galing din sa mga media, galing mismo sa bibig ng politiko, di ba? Bakit nasabi ito ni Lisa ng ganito? Bakit itong sa video na ito ay hindi nagtitinginan itong si Amy at saka si Lisa? Bumingo tayo dun, di ba? Shout out kay NZ Honey. Thank you po for pakulay. Sabi ni John, marami dyan kahit may 100M sa harap niya, walang nanakawin dahil may takot sa Diyos, nagdadasal lang kasi hangar. Actually mga Kaloy, sabi ko nga sa inyo, ayaw kong tumanggap na maruming pera kasi alam ko may kapalit yan eh. Yun yung prinsipyo ko po. Okay? Pag maruming pera, alam ko may kapalit yan kasi hindi ko yan pinagpaguran. Ganun ang prinsipyo ko. Right? Kaya nga sabi ko nga, ibahin nyo ako sa ibang vloggers. Sabi ni Rick Richard, mas niniwala ako kay Maharlika kasi totoo ang mga pasabog niya sa admin. Totoo ba lahat? Friend mo ba Richard si Maharlika sa likod ng camera? Di ba? Friend mo ba? Tapos siya yung nag-offer na igagala kita dito? Siya yung offer na huwag ka nang magbayad? Saksi yan yung mga friend niya nung nag-dinner kami na marami. Diba? Magkano ang share namin? Wag na ako na. Tapos ngayon, manunumbat? Eh, diba yun yung style ng mga scammer? Diba yung magiging mabait ka sa umpisa? Diba? Eh, magkano lang man yung pagkain? Kaya namang bayaran? Kasi hindi po kami bastos. Right? Kaya nga yung si Don Rolando, eh, pati pala gasolina, tinext ko siya eh. Okay, tinext ko si Don Rolando. Sabi ko kay Don Rolando, Pebble said na dapat bayaran ko gasolina. Magkano pala yun? Ang mura lang na gasolina. Okay? Ang cheap. Ang cheap niyong manumbat. So gagamitin niyo pala yung ano, kabaitan ng tao. Diba? Nilibrihin niyo, nilibrihin. Ako na maglibre. Kayo nag-offer eh. Tapos yun pala ang gagamitin niyo again sa tao na yun. Eh, plastic kayo. Sabi ni Jen, unless you're a friend, you don't know what's going on behind the curtain. Yeah, that's true. Kaya nga sabi ko, kabiganin nyo muna si Maharlika. Pero mag-ingat kayo kung mag-offer siya ng manglibre siya. Mag-ingat kayo. Okay? Kasi magugulat na lang kayo na may ganito palang titira sa kanya na kaibigan niya. Hindi siya titira sa iyo ng harapan. Gagamit siya ng tao. Right? Meron pa nga siyang sinabi about Glenn Chong na nagulat talaga ako. Nasaksi si Lady Boss M. Eh, sino si Lady Boss M? Oh, i-share ko sa inyo mga Kaloy kung sino yun si ano. Si Lady Boss M. Okay? Para makilala niyo kung sino yung tinutukoy ko. Eto. Si Lady Boss M. Ayan, si Lady Boss M. Ayan, saksiyan siya. Ako rin nagulat eh. Wait lang ha. Ayan. Yung katabi ko, okay? Yung katabi ko, yan yung si Lady Boss M. Maganda talaga siya in person mga Kaloy. Okay? Kaya nga sabi ko nga, the only reason na pumunta ako sa Calgary, it's because of Lady Boss M. Okay? Not because of Maharlika. Mas excited ako makita si Lady Boss M. Yun na nga,
si Lady Boss M yung nagbayad sa amin ng dinner. Okay? Siya na rin sabi, wag na ka na magbayad. Kasi dito mga kalois, magsasabi ka na magkano ang share ko. Kasi sharing dito mga kalois. Kung makapag-dinner ka ng mga puti, yung mga dito lumakay sa Canada, may kanya-kanya talaga kayong magbayad. Alam na nyo ng ano, ng waiter. Diba? O ito yung sayo, ito yung in-order mo. Alam na nyo ng waiter. Nililist na niya yan, bawat tao, kung ano yung in-order niya. Kasi kanya-kanya nga dito. Right? So alam niya ni ano, Lady Boss M. Ito talaga maganda sa personal. Ayaw ko nila magsalita about Maharlika. Okay? Ayaw ko magsalita. Sabi ni Frenda, wala naman malinis at perfectong tao. Lahat tayo may kasalanan. Yeah, I agree with you. Okay? Pero yung honesty po, kailangan mo ba talaga maging perfect to be honest? That's the question. Kailangan mo talaga maging perfectong tao just to be honest? Sabi ni Uniko, dapat lang komportahin ni Banat Bay si Ninyo kaso ayaw. Ayaw niyang mabuking. True! May ebidensya si Ninyo eh. Sabi ni Jay, ang ganda ni Crush. Maganda talaga siya in person. Tapos sexy. Artistahin talaga si ano si Lady. Pero ang nakapahanga sa kanya mga kaloy, sobrang bait talaga niya. Okay na. Kahit ano, wala siyang ano eh. Kung may pag-usapan kami, wala siyang negative na sabihin sa isang tao. Yun yung napansin ko sa kanya. Hindi siya yung, di ba, hindi siya nagsasabi na dugjot yan. Wala. Wala talaga. Okay? Kaya yun yung na-appreciate ko rin sa kanya. Na, ay, hindi lang maganda tong tao na to, maganda talaga ang puso. As in, wala talaga siyang arte. Simple lang talaga siya. Yun yung nakikita ko sa kanya. Hindi siya nagbabackbite. Di ba? Kaya siguro blessed itong si ano, si Lady Boss M. Sana hindi siya ma-influence ng ibang mga ano dyan, di ba? Yung mga nagmumura. Wala akong narinig sa kanya na nagmura talaga siya ever since. Di ba? Honest, with ano talaga, na-meet ko talaga yan si Lady Boss M. At baka sisingilin naman ako dito sa ticket sa concert. Hindi po, ang nanglibre po sa concert, yung sa dulo, okay? Yung naka-blonde. Yun yung sister ni ano, maganda rin yung sister ni Lady Boss M. Siya po yung nang libre kasi sponsor siya sa concert. Okay? Kami dalawa ni Maharlika ay nilibre po. Okay? Baka sisingilin naman ako dito sa concert. Magkano ba 'yan? Sabi ni Romantic Moon, kagwapa di ay ni Boss M. Yeah. In person talaga maganda talaga siya. Maliit yung mukha. Tapos mabuti talaga. Wala akong narinig sa kanya na nagmumura. Sabi ni Lawrence, may pinasira si Pido na mga kotse dati ng mga smugs galing Cagayan Export Processing Zone. At alam ko balak umutang si Mamba sa port. Sabi ni Len, ako'y gikilig ni mo. Di ba sinabi ko sa inyo mga kalois, there was a time na may picture kami ni Maharlika na nakaakbay ako sa kanya. I feel awkward doon. Kasi sabi niya, para anuhin natin yung mga viewers natin, akbayan mo ako. Parang I feel awkward. Na-awkward ako mga kalis. Pero nung, yun nga, nung umakbay si ano sa akin, si Lady Boss M, parang iba yung naramdaman. Kasi diba dati pa excited na ako makita talaga siya in person. So, mabait siya na tao. Yun lang yung ano ko, masasabi sa kanya. Sabi ni Florinda, subscriber ako ni Maharlika, Banat by Boss Dada, Jojo. Ay, isa pa yung Jojo na fake news peddler. Nasa sa inyo ni mga kalis kung magpabudol kayo. Sabi ni Perlas ng Silinganan, ang lahing mahal, in love ka na kay Lady Boss M. Actually, mga kalis, may insecurity din ako sa kanya kasi mayaman siya eh. Si Lady Boss M, mayaman po siya eh. Okay? Sobrang yaman po niya, talaga. Ako po ay simpleng tao lang. Okay? Siguro kung matapos ko yung PhD, baka matanda na rin ako dati mga kalis. Sabi ni Jay, ninong ako sa kasal. May ano nga eh, may sinabi nga si Maharlika na
magpakasal lang kayo ni ano, ni Lady Boss M, parang ganun, para makatira rin siya sa Canada. Sabi ko, why not? Although may anak siyang 16 years old, mga kalis, pero yun na. Let's see, pero yun yung ano talaga, yun yung reason kung bakit excited ako pumunta ng Calgary at that time. Not because of Marlica, but because of Boss M. Okay, at least nakilala niyo. I don't know kung ano nang relasyon nila ni Marlica, pero wala na akong nabalitaan din kasi mga kalis. Anyway mga kalis, medyo nahaba na yung pag-usapan natin. So yun mga kalis, nakita nyo na yung Didi shit, di ba, about dito sa mga DDS vloggers, na talagang yung talent fee talaga nila bilang political blogger ay sobrang taas talaga. Kaya hindi kayo magtataka na later on magpalipat-lipat sila ng politiko. It's because of, di ba, pera. Same with the BBM vloggers, it's because of this. Di ba, may nag-comment nga minsan na yung isang vlogger, 500,000 a month ang sinisingil. Imagine na, 500,000 a month. So, may mga korap talaga na political vlogger. Kaya nga, ang sagot dito sa ating live survey, mga kalois, base sa yung observation and analysis, ang katanungan po natin ay naniwala ba kayong nagbabayad o nagbibigay pabor ang mga politiko sa mga korap na vloggers? 67% nagsabi na oo, and then 33% lang nagsabi na hindi. Ang sagot ko dito mga kalois ay oo. Very obvious naman. Kasi kung hindi pera, pabor. Okay? Oh, ilakad mo naman to sa BIR. Oh, gusto ko ng passport. Pwede bang one day makuha ko na? Pabor-pabor. Okay? May pabor. Okay? Hindi lang ano. Or, uy, i-appoint mo si ano, si Glenn Chong. Pwede ganun. Di ba? May pabor. Okay? So, it's really up to you mga kalois. Kung may mga corrupt nga na mga politiko, mayroon din talaga corrupt na mga political vloggers. Kung nabudol tayo ni BBM, magpapabudol pa ba kayo sa ibang vloggers na may vested interest? Nasa sa inyo yun, mga kalois. Again, maraming salamat talaga mga kalois sa inyong time. And I hope to see you mga kalois mamaya-maya din kasi may isa patang topic at weekend tayo dito. So, hope to see you mga kalois. So, ingat kayo dyan. And yun na, shoutout kay Nico Giro and kay Ma'am Lichen and kay Jai, kay Romantic One. Thank you for your continuing to support me mga kalois. And see you in few hours, okay? Maraming salamat po.